ano, paano ba sa inyo sa Davao yung magandang umaga? Buntag! Ah, buntag sa inyo. Mayong buntag! Kaninyong tanan? Sa tanan. Sa tanan. Sa tanan. Oh, mayong buntag sa tanan. Wala muna ang magtatanan. Welcome sa programang Bawal ang Pikon! Yes, sir! Salamat! Taong 1993 nang pasukin ni Laguna Governor Ramil Hernandez ang mundo ng public service bilang chairman ng Sangguniang Kabataan. Naglingkod bilang konsehal ng lungsod sa loob ng tatlong termino bago naging number one provincial board member. At noong 27, hinirang siya na pinakabatang vice governor sa kasaysayan ng Laguna. Noong namang 2016, inihalal siyang gobernador ng lalawigan. At ngayong darating na halalan, ano ba ang kanyang mga ginagawa upang muling makuha ang boto ng kanyang mga kababayan? Bago po natin siya makapanayam, panoorin niyo muna ito. Naging kontrobersyal ang unang pag-upo sa pwesto ng kasalukuyang gobernador ng Laguna na si Ramil Hernandez. May 27, 2014, nanumpa si Nooy Vice Mayor Hernandez sa main office ng Commission on Elections sa Maynila bilang bagong gobernador ng Laguna. Siya ang kapalit ni former Governor Emilio Ramon o ER Ejercito na napatalsik sa pwesto dahil sa overspending sa kampanya noong 2013 elections. Ngunit hindi naging madali kay Hernandez ang simula ng bagong panunungkulan dahil sa pagmamatigas ni Ejercito na bumaba sa pwesto. Umalis lamang ito ng Kapitolyo ng personal na kausapin at pakiusapan ng kanyang tiyuhin na si former President Joseph Ejercito Estrada. Pero hindi rito nagtapos ang labanan ng dalawa dahil noong 2016 elections, tinangkang bawiin ni Ejercito ang gubernatorial post. Ngunit nabigo ito dahil muling itinanghal na gobernador ng Laguna si Hernandez matapos makakuha ng mahigit 630,000 votes. Nang palitan ni Hernandez si Ejercito sa pwesto, sinabi nito na ipagpapatuloy ang quality healthcare at education program ng pinalitang administrasyon. Ngunit sa panayam kamakailan ng programa kay Ejercito, taliwas dito ang kanyang sinabi. Iba nung panahon ko, marami po ako napagawang mga eskwelahan. Bukod sa quality education, pag rin sa healthcare, ang 60% ng annual gross income ng provincial capital of Laguna, nilagay ko sa healthcare. Nagkaroon ng ER Orange Card. Okay. Libre lahat, pati kubaong. From womb, okay, hindi na ipagpatuloy yung maganda ko serbisyo. Ang mga, pag mapapunta ka sa mga ospital ng Laguna, lalo sa malalaking provincial hospitals, sa Calamba City, sa San Pablo City, at saka sa Santa Cruz, yung kinreate kong Laguna General Hospital, ang mga pasyente nakatutulog sa pasilyo. Tapos natutulog sa kama, 10 hanggang 12 pasyente. Kaya nakakalungkot, no, yung mga ganyang sistema. Ang ginawa nitong pumalit sa akin, ang bulk ng pondo niya, nilagay niya sa infrastructure. Ayon kay Ejercito, ang tulad niya na matino, mahusay, magaling at maaasahan ang dapat mamuno upang maibalik ang nawala umanong dangal, sigla at saya ng Laguna. Bakit yung kalaban mo, ibig sabihin, hindi magaling? Wala. Mas magaling ako, boss. Hindi mahusay? Mas mahusay ako, boss. Ano yung isa? Maasahan. Hindi maasahan? Hindi. Lagi nasa kasino. Bagyo na, tulog pa rin. Ako pag bagyo, lagi akong gising. Ako ang unang governor na nai-interview ng media. At sa pagkakataong ito, atin namang alamin ang mga sagot dito ng ating panauhin ngayong umaga. Let's welcome to the program 2019 Re-electionist Laguna Governor Ramil Hernandez. Gov, magandang umaga. Salamat po sa pagkakataon na Gov na pinagkaloob niyo sa amin. At kagaya na aming gustong mabigay ay lagi po tayong in spirit of fairness para sa lahat ng mga tao. Kasi tayo naman ho, ang sa atin gusto natin maipakita at maipaalam sa ating mga kababayan kung ano yung mga realidad na nangyayari sa paligid. At sila ang bahala din naman na mag-assess ng iba't ibang mga bagay, whether ano ba ang totoo, ano ba ang hindi totoo. Meron namang, ako ho kasi, I have to admit, hindi naman ako taga Laguna, hindi rin naman ako madalas sa Laguna, at hindi ko rin naman alam ang iba't ibang mga bagay na nangyayari sa Laguna. May sinasabi ho na lagi daw kayo nasa kasino, totoo po ba yun?
Actually, matagal na ho niyang sinasabi yon. Noong nakaraang election niya ho, lahat ng speech niya, yun ang sinasabi niya. Uh-huh. Pero mukhang hindi ho kinagat ng tao dahil nanalo po ako. Uh-huh. Binanggit naman po yan at aking pong inamin noong ako po ay in-interview ni Chris Aquino nung bagong upo ako na dati, oo. Mm. Pero matagal ng panahon na hindi. At hinamon ko nga siya na maglabas na kami ng passport kung talagang pumupunta ako ng Macau. Mm. Hindi na ako tatakbo kapag may tatak yung passport ko na talagang ako nagpunta ng Macau. Mm. Dati ho ba nagmamakaw kayo para magkasino? Hindi po. Ah, hindi. Saan ho kayo nagkakasino dati? Noong pong mga panahon na medyo bata-bata pa ho tayo, ay talagang nakakapasok ko tayo dyan. Oh. Pero nung nabigyan po tayo ng mandato na ganito pong kasensitibong posisyon, mm-hmm. ay minabuti nating mag-focus dito sa ating pong trabaho. So mula po nung kayo ay naging governor, ganun po ba, hindi na kayo, o mula nung napasok po kayo sa politika, nag-public service? Nung ako po ay konsyalang bayan, syempre meron po tayong mga convention sa mga iba't ibang lugar, may mga hotel na may casino, nakakapasok po tayo dyan. Mm-hmm. Then, naglalaro din kayo? Opo, opo, nung time pong yun. Hindi ba bawal yun sa, ano, sa isang public servant? Hindi naman po talagang larong ika nga todo-todong laro. Ika nga nag-i-enjoy ng paunti-unti. Pero noong pong nagkaroon po tayo ng mataas na posisyon, nung na-elect na po akong board member hanggang vice governor, tinigilan na po natin yan. Then, bago pa man po mag-utos ang Pangulong Duterte na ipagbawal talaga yan, na bawal lang pumasok yung mga opisyal ng pamahalaan sa kasino, ay talagang tigil na po tayo. At sinasabi niyang hanggang ngayon nagkakasino ko, ay paano mangyayari yun? Bawal, hindi na nga pinapapasok sa kasino kapag mga nagtatrabaho sa pamahalaan. At isa pa, bago nga ho ipagbawal, nililinaw ko na hindi na po tayo talaga pumapasok yan. Tulog daw kayo pagka bagyo. Hindi po. Parang ako ika, sabi niya nga, ako lagi akong maagang gumigising. Sinasabi niya po, siya daw ho ang unang nai-interview kapag may bagyo. Eh papaano po, kapag may bagyo, ang hinahanap niya yung mag-i-interview. Hindi po niya inuuna talaga yung mga tao. Opo. Meron po tayong Laguna Action Center, 24 hours, nakamonitor po yan. Noong umupo po akong gobernador, yung pong nakatiwangwang na building na pinagawa niya doon po sa tabi ng Kapitolyo, pinagawa po nating Laguna Action Center, naggawa po tayo ng command center, 24 hours po nakamonitor po tayo kapag lalo po higit pag po may bagyo. At kung kinakailangan na magbigay ako ng mga karagdagang utos sa ating mga tauhan, nagagawa ko po yun. High-tech na po ngayon, hindi ko kailangan maging physically present sa lahat ng lugar. Oh, pero at least gising kayo. Gising po tayo. Hindi po. Kasi yun ang sinasabi niya na pagbabagyo na tulog pa kayo. hindi niya ako nakikita sa TV at hindi niya ako naririnig sa radyo kapag may bagyo. Hindi ibig sabihin tulog ako. Dahil pwedeng kagaya na nagko-command kayo through technology. Baka kaya siya gising, naghahanap siya na mag-i-interview sa kanya. pero sabi niya, meron siyang tatlong M eh. Opo. Actually, naging apat yun eh. Opo. Pero hindi naman ho matandang mayaman, madaling mamatay. Iba ho yun eh. Ano ho, mahusay. Kayo daw, hindi kayo mahusay. Siya ho may sabi noon. Oo, sabi niya nga ho. Opo. Tapos magaling daw siya, kayo hindi kayo magaling. Sinabi niya rin po yun. Oo, at saka mas maasahan daw siya. Opo. Kayo daw hindi daw kayo maasahan. Siya din po may sabi noon. Oo. Siya mas magandang lalaki raw siya sa inyo. Siya na po. Ano ho ba doon sa apat ang ano? Ano ho ba doon sa apat ang totoo? Yung pong panghuli, ay pangitang-pangita naman po kung sino mas magandang lalaki. Kaya hindi ko na ho kailangan mag-comment. Ano po? Doon po sa mahusay, maasahan, taong bayan na po ang makakapagsabi niyan, taga Laguna. Mm-hmm. Kung hindi po ako mausay at hindi po ako maaasahan, ay bakit po ako po ay pinanatili nilang gobernador noong 2016? Mm-hmm. Actually, nag-desisyon na po ang taong bayan noong 2016. Eh paano daw ho kasi ginulo nyo noong 2016? Dahil nangyari, ewan ko, paano nagkagulo? Uh-huh. Dahil nga may mga... Ang sinasabi niya po, iniligay daw po yung pangalan ng anak niya doon sa listahan ng kandidato, kaya nalito ang taong bayan. Paano ho mapapalagay yun nung basta ilalagay lang? Nag-file po yung anak niya. Pero nag-withdraw na raw. Sa pagkakaalam ko po, late po yung withdrawal nila, kaya hindi po natanggal. Siyempre po, na-imprenta na ang balota. Alam nga naman pong ulitin lahat ang imprenta. Pero wala kayong kinalaman doon? Wala po. Sila, tsaka sila naman ang nag-file ng kandidatura.
Sila ho ang nag-file. Recorded po sa COMELEC. Hindi ho po pwedeng basta ilagay mo yung pangalan ng anak niya na kandidato na agad. Siyempre, may formal filing po pero sila. Wala naman kayong ginawang manipulasyon para wag matanggal yung pangalan ng anak niya. Well, wala ho. Kaya mong nandyan. Kasi wag yung... Pinakalist na gagawin ko po yun. Siyempre, ang uunahin ko ay yung trabaho ko. At saka siyempre, ang uunahin ko yung kampanya ko. Bakit ko naman pakikialaman pa yung diskarte nila? Never ho ba kayo naging magkasundo? Kasi naging vice governor kayo sa ilalim ni Re-electionist. Hindi ba kayo talaga nagkikita ng mata? Actually, noong pong nanalo akong vice governor noong 2013, ang una ko pong ginawa ay gusto ko makipagkasundo sa kanya, maging maayos kami kahit hindi kami magkapartido. Siya po yung umiiwas. Natatanda ko nga po nung hindi ko talaga siya makausap. Tinawagan ko sa telepono. Ang sabi niya sa akin, hello, sino to? Sabi ko, sir, Gob, si Vice Gob po, gusto ko lang po sana kayo makausap. Sabi niya, hello, hello, sino to? Chappy, Chappy, Chappy. hindi na ho ako nagpilit. Nung naging governor ho kayo, na-improve na ho ba signal sa inyo? parang malabo ang signal sa... improve na ho? Improve na ho. Hindi na magiging Chappy ngayon. Hindi na po. Kasi tinanggal daw niyo yung orange card. Hindi po natin tinanggal. Kasi po nung panahon niya po, mayroon pong orange card. Ang nabigyan niya po niyan ay more than 50,000. Then nung umupo po ako, ay pinaltan ko po ng pangalan ng blue card. Actually, Ba't niyo pinaltan? Dahil sa kanya yung orange? Opo. Kayo blue naman? Blue naman po. Ayoko na orange kasi sa'yo yan eh. Pero yung color, it doesn't matter kung ano pong color. Nakailan ho kayo nabigyan ng blue card? Sa ngayon po, mahigit na po 200,000. Pero yung blue card po na yun, kapareho din ang ginagawa dun sa orange card? Mas in-improve pa po natin. Okay. Dinagdagan pa po natin ang benepisyo. Ano ho ang nadagdag dun sa benepisyo? Ang nadagdag na benepisyo po ay ginawa po natin parang insurance. Okay. Na kapag po namatay yung holder, ay meron pong 10,000 na burial assistance na binibigay po doon sa namatayan. So, yun po may, may libreng kabaong pa rin kayo. Ganun. Kasi sabi niya, nung panahon niya, may libreng kabaong. Siguro, tingnan ho natin sa record ng DSWD kung totoong may libreng kabaong. Wala hong libreng kabaong ng panahon po niya. Siguro, may mga ilan siguro na mga sinagot niya, baka siguro mga leader niya, pero in general, wala pong libreng kabaong sa Laguna in general. Ngayon ho, bibigyan niyo ba siya ng libreng kabaong? nagbibigay ho ba kayo ng libreng kabaong? Wala naman. Wala naman po. Wala hong ganun na. Pero may burial assistance. Burial assistance po. Yung burial assistance po, magkano po yun? 10,000 po ang binibigay po natin. Okay. So, hindi po libreng kabaong, kundi burial assistance na bahala na kung hanggang sana abot yung depende po meal. Depende po kasi doon sa case doong pasyente. Kung siya po ay gumastos ng napakalaking pera bago namatay, na-confine ng matagal sa ospital, so mas malaki po ang binibigay po natin. So, nung time nga po niya, ang pondo po ng financial assistance, medical assistance, more than 30 million lang. Samantala mo ngayon itong panahon ko, umaabot po ng 100 million. So, mas malaki ngayon yung nai-alat ninyo doon sa... Mas malaki ho. Kaya hindi ho totoo yung sinasabi niya na ang pera daw po ay nilagay ko sa infra. At wala daw po doon sa social services. Okay. Ang katotohanan po niyan, nung nakaraan taon po, 2018, 1.8 billion ang inilagay po nating pondo sa social services. Kaya nga po ako ang nahirang ng Social Workers Association of the Philippines na outstanding governor of the Philippines noong nakaraan taon. Dahil sa lahat po ng LGU, 81 provinces sa buong Pilipinas, ako po yung gobernador na naglaan ng 56% ng total annual budget sa social services. Ako lang po ang gumawa noon, kaya nabigyan po ako ng award. Tsaka meron pa rin award kayo na ang Laguna. Hindi ba may tinanggap ang Laguna? Ang Laguna? That's during your incumbency po ba yun? Opo. As governor? 2016, 2017, 2018, tayo po ay Seal of Good Local Governance Awardee ng DALG. So, Hall of Famer na po ang Laguna. Kapag sinabi pong Seal of Good Local Governance Awardee, ibig sabihin, lahat po ng areas o aspect ng ating trabaho, nire-rate po ng DILG, outstanding po tayo. So, yung good governance po, mismong DILG ang nagsabi na Hall of Famer po tayo. Hindi po tayo kagaya nung kabila na self-proclaimed na good governance. Pero wala naman siyang accomplishment sa na kagaya po nung sinasabi po natin. Oh, speaking of which, kasi mula nung na-i-plug namin na kayo ang guest namin, may mga natatanggap akong text
Meron daw kayo, lumipat daw kayo ito kagaya nito. Mula sa Nationalista Liberal Party, biglang lumipat sa PDP laban si Governor Ramil Hernandez. Ano ho yun? Dati ba talagang, ba't ba kayo lumipat sa PDP dahil yun ang asal? Ay, yun naman paglipat ng partido po, ano, pangkaraniwan na po yan sa atin, ano po. At sa akin po, maliit na issue lang yan dahil ang importante talaga, yung talagang performance mo, so dati, yung trabaho mo. Pero kung halimbawa bago administrasyon, lilipat ulit kayo? Depende po sa pagkakataon. Hindi lang, pwede? Pwede. Depende po sa pagkakataon. Kasi may mga bagay po na hindi lang naman sarili mo yung dinadala mo. Siyempre, dinadala mo rin siyempre yung mga kasamahan mong mayors, kung ano po yung will. Pulso nila. Pulso nila. At ano ba ang advantage kung halimbawa ay nasa partido kayo ng administrasyon? Kasi marami iba-iba yan eh. Sa, let's say, kagaya sa Congress, iba yung kanilang, kaya meron ding palipat-lipat dahil nagkakaroon sila ng problema sa budget kung wala sila sa administration party. Sa local government po, kagaya po dyan sa inyo sa Laguna, ano ho ba nagiging advantage kung nasa partido kayo ng administrasyon? Anyway, ako po ay nationalista party nung nakaraan po. Yes. Then, in-invite po ako ng administration na sumama sa PDP laban. Mm-hmm. And so you were invited? Hindi po kayo nag-presinta? Opo, hindi po. Sino po nag-invite sa inyo doon sa PDP? Siyempre, ang aming pong presidente, si Senator Coco Pimentel. Okay. Of course, with the consent po siyempre ng chairman, president. Ng chairman po ng PDP, ang ating pong Pangulo. Mm-hmm. So, sino po ba naman ako isang hamak na gobernador ang tatanggi? You gave in to the invitation. Opo. And nagpaalam po naman ako sa MP, sa ating sa akin dating partido. Mm-hmm. At ang napag-usapan naman po namin ay ang NP naman ay in line din sa administration. Mm-hmm. So, hindi naman siya magkalaban. Mm-hmm. So, at least nabigyan ko ng na-accommodate ko yung invitation sa akin. Yes. In the same time, hindi ko naman kinalaban yung dati kong partido. Yung pinanggalingan dahil kami po ay magkasama pa rin. So may coalition. May coalition po. Opo. Mm. Eh ano ba? Totoo ba yung ipinotoshop daw ninyo yung tinaas ang kamay niyo ni presidente? Hindi daw ho totoo na tinaas talaga ni presidente kamay niyo. Photoshop daw ho 'yon. Hindi ho. January 7 po, alas 4 ng hapon. Kinunan po 'yan sa Malacañang. Oo. Actually, yung pong time so, totoo po yung totoo picture. Po na, yun. Hindi po yung ano, hindi po. Hindi po, hindi po. Kahit po i-check po natin sa record ng PSG, pumasok po talaga ako sa Malacañang January 7, mga bandang alas 2 po 'yon. Mm-mm. Kahit po i-check natin sa record ng PMS na ako ho mismo ay nandoon, ipinresent ko po kay Pangulo yung award po ng Laguna sa na galing po sa Anti-Drug Abuse Council sa performance po natin. Mm-hmm. Then after po na ma-present ko sa presidente yung award ng Laguna dahil po sa ating programa sa paglaban po sa droga, ay doon po sa pinakilala po ako ng PMS na si Governor po, siya po yung ating provincial chairman ng PDP. Mm-hmm. Kinumusta niya po ako, then after po noon, tinaas niya po yung kamay ko at sinabi niya na sige Governor, hindi lahat ng probinsya ay mapupuntahan ko sa kampanya pero bababaan kita isang beses lang dahil marami akong trabaho. Mm-hmm. Kaya nga po nung February 23, tumupad naman po ang presidente sa pangako sa akin. Mm-hmm. Pumunta po siya sa akin sa Laguna nung February 23 para po doon sa rally ng PDP at naging successful po na matatuwa po ang presidente. So meron pong talagang personal na endorsement din sa inyo si presidente. Opo. To as governor of Laguna. Opo. Kasi kagaya po nung ano, tinaas din kasi ang kamay ni Jinggoy eh. Mm-hmm. Pero pagdating nung official na talagang endorsement ni presidente, mm-hmm. hindi naman siya isinama sa in-endorse. Mm-hmm. At sabi nga niya eh hindi naman lahat ng tataas mong kamay mo eh diretso. So pero kayo po meron talagang personal endorsement. Opo. Ay isang pinakamalaking patunay po diyan ay ako po ang nag-host noong rally ng presidente para i-endorse po yung ating mga senador ng PDP. Mm-hmm. At sinabi nga po niya sa akin na pupuntahan niya ako sa Laguna. Then ako po yung nag-host sa Laguna. Mm-hmm. Siya po ang ako po ang provincial chairman, siya ang national chairman. Mm-hmm. Parehas po kami ng PDP. Sinasabi niya mismo sa TV, sa kanyang mga commercials, na PDP ang partido ko. Mm-hmm. Kaya kung may nakiklaim po dyan na sasabihin ay siya ang partido ng Pangulo, ibig sabihin ay hindi niya
hindi niya pinaniniwalaan yung sinabi ng Pangulo. Kasi Pangulo mismo nagsabi na PDP ang partido ko. Ano ba partido nga nung kalaban nyo? Ewan ko po, hindi ko masyadong pamilyar eh. So hindi ho, hindi nyo kasama sa PDP? Hindi, ito, hindi parang mayroong parang federal ho, parang may ganun eh. Ah, Partido Federal. Ayun po. Yung Partido Federal ng Pilipinas. Apa. So, ang dala ng presidente, PDP, dun sa inyo. Apa. So, ibig sabihin, kayo ang talagang ini-endorso. So, hindi totoo yung claim naman. Kasi, dalawang beses, tinaas daw nga ni Mayor Sara at saka ni Presidente Duterte din ang kanyang kamay ni ER dahil close sila ni Presidente. Kayo, di naman kayo close. Noong, open kayo, open. Kung i-check niyo po yung picture nila ng Presidente, ay tao na pong maghusga kung sino po nag-photoshop. Eh, marami nga nung kasabi na haltang-haltang ipinatong yung ulo ng Presidente doon sa picture. So, ito ngayon, kasi kayo ilang term na po, last term na po kayo ngayon kung sakali. First term lang po ako, bali second term ko po ngayon. Dahil nag-assume lang kayo nung dahil nung pagkaka-disqualify niya. Opo. So, ngayon, parang second termer po kayo as official governor. Opo. Ano ho ba ang hindi pa nyo na-accomplish sa palagay nyo na kailangan nyo maipagpatuloy, Gov? Una-una po, kailangan ko pong ipagpatuloy ang pagbabayad ng utang ng mga naiwan po nung aking pinalitan. So, iniwan ni Ejercito? Opo. Nung ako po yung mupong governor, ang iniwan niya pong utang sa Laguna ay 2 bilyon. Mm-hmm. Nung 2013. Mm-hmm. And pagkaupo ko kong vice gov noong 2013 after election, kasi before election po siya nag-loan eh. Mm-hmm. Eh nagkataon pa na before election nung lumabas yung loan tapos nag-overspending siya. Ewan ko kung saan galing pera, nung pera na ginamit sa overspending. Mm-hmm. Then nung umupo po akong governor noong 2016, mm-hmm, ay hindi ko po iniwasan ang utang na yan. Kung tutuusin po, pwede kong ipareconstruct yan eh. Paliitan po ang hulog para po at least kaunti lang mabawas sa pondo. Kaya lang po, hahaba po yung term ng pagbabayad. So, na-assume ninyo? In-assume ko po yung loan. Then, faithfully po, ay binabayaran po natin. So, sa ngayon po, 1 billion na po ang nabayaran. 200 million po, average yearly, ang binabayaran po ng Kapitolyo. So, ibig sabihin po, hindi ho totoo na sinasabi niya na mas maganda daw po ang kalagayan ng pera ng Kapitolyo noon kumpara ngayon. Mm. Kasi kung mas maganda noon, bakit nangutang pa siya ng 2 bilyon? Mm. And kung hindi po maganda ngayon, bakit po sa Seal of Good Local Governance ay perfect score ako sa financial management? Mm-hmm. Financial management, ibig sabihin, walang nakikitang korupsyon. Mm. Magaling ho ba kayo magtago? Ah, hindi po. Hindi naman po. Talagang wala. Wala po talaga. Eh baka kasi yung walang nakikita kaysa talagang wala. Talagang baka wala lang nakikita dahil magaling magtago. Di ba? Ganun, hindi ho tayo makakapagtago dyan. At lahat naman po ng ating dokumento ay bukas na dokumento po yan. Mm-hmm. Na ino-audit po yan. Lahat wala ho bang pagkakataon na kumita kayo sa panunungkulan ninyo ng hindi lagpas dun sa dapat ninyong kitain? Halimbawa, kasi sa mga pagka ikaw ay governor, mayor nga lang eh, may mga SOP yan eh. Pagka may mga project kayo, sa halip na 20 million lang yung project, nagiging 30 million. Eh, magkano na ho ba kinita niyo sa ganun? Ay, wala po tayo. Wala po. Wala ho kayong mga... Ay, baka ho yung pinaltan ko. Percentage. Oo, kasi noong panahon niya, napakarami pong ginagawang pelikula. Ang mamahal po ng mga artista. Samantalang noong wala na siya sa pwesto, hindi na makagawa ng pelikula. Ibig sabihin, wala ng pera. Eh, baka ho siya ang kumikita noon. Baka naman ho sabihin, baka gusto mo lang mag-artista. Ayaw mo ba mag-artista? Okay na ho sa akin yung mukhang artista na lang. Pero ngayon, Gob, kasi sa sitwasyon po ng laban natin dito sa politika, laging pinag-uusapan ho kasi ang mga ginagastos. Kasi parang sinabi, pagka gumastos ka ng malaki, ang tendency ka, pagka nakaupo ka na, babawiin mo. Okay. Nung nakaraan ho bang kayo tumakbo na bilang gobernador na talaga, na opisyal, magkano ho ginastos nyo noon? Ang allowed po sa amin ay 3 pesos per... voters po. So that's the total of how much? Mga 1.6 million po ang dati naming allowable. Uh,
Botante po. Okay. So times 3 po natin yan. Mm-hmm. So ang nag-assess ko po noon, nasa more than, almost more or less mga 5 million. More nasa 5 million? So, more or less po. Saan nyo kinuha yun? Ang iba po ay... Pera nyo mag-asawa? Pera po namin mag-asawa. Ang iba po ay bigay ng mga kamag-anak. Mm-hmm. Nabawi nyo na po yun? Paano ho nabawi? Yung ginastos niyo po. Nabawi po sa pamamaraan na tama at pamamaraan pong legal. Ayun. wala naman ako sinabing hindi. Natanong ko lang kung nabawi. Siyempre kung may isa, pagka namumuhunan ka, binabawi mo yung puhunan mo. Depende na lang kung paano mo babawiin. At saka babawi na ho ako kasi kitang-kita ko masaya mga Tiga Laguna. Kahit tayo magastosan ng malakit, nakikita natin tama ang ating ginagawa, okay lang ho yan. Pero ito hong sa ano ba mga negosyo ninyo ngayon na actually kasi kagaya ho ng sinasabi nila minsan pagka daw nakaupo yung mga ganyan awayan ng mga politiko tignan mo ngayon lahat ng negosyo sa lugar kanila sa Laguna ho ba hindi negosyo? Ko ho iniimpluwensyahan o hindi ho ako pumapasok sa negosyo sa Kapitolyo ang sinasabi ho ng kalabang ko ay dapat daw ho ay tingnan ang aking salin so pwede hong tingnan kasi ang salin po naman ay open po yan eh. Nakalagay po lahat dyan ang aking mga pinagkikitaan. Mm-hmm. Nakalagay po dyan kung meron akong utang. So marami po kayong negosyo sa Laguna? So nandun po sa salin ko, nakadeclare po lahat yung ating po mga pinagkikitaan. At lahat po ng bagay na may kinalaman sa pamimera ko, nandyan po. Pwede ano ba negosyo nyo doon sa Laguna? Pwede po natin tingnan yung salin ko para makita po natin lahat. Kasi wala ko kayong alam na natatandaan na negosyo. Hindi, ang isa po sa mga negosyo natin, meron po tayong resort at kung ano-ano po kung tayong mga pinagkikitaan po natin. Uh-huh. May mga ilang bagay din po tayong property na talagang pinagsikapan ko na pong maipon mula pa po nung ako ay bata-bata pa. Ano? Mm-hmm. At matagal na nasa Laguna po ito lahat. Opo, at yung asawa ko po naman ay medyo may kaya-kaya din. Mm-hmm. Kaya ko nga po pinakasalan. Biro lang po. Hindi ba kayo nakakagalitan kapag hoy, ba't ginagastos mo yung pera natin sa politika? Ay, hindi naman. Ano, kasi yung aking pong asawa, naunawa naman po niya ang ating trabaho. Mm-hmm. Ano po ang pinakamalaking accomplishment na pwede niyo sabihin sa panahon ng panunungkulan ninyo bilang gobernador sa Laguna? Ang pinakamalaking accomplishment po natin ay nailapit po natin ang serbisyo sa tao. Noong pong panahon, noong aking pong kasalukuyang katunggali, ang mga tao po ay naabot po ng gabi, napupuyat sa paghihintay sa Kapitolyo. Mm-hmm. Pupunta po ng umaga, aabotin ang tanghalian, hindi haharapin, aabotin ang hapunan, hindi haharapin, nagutom na, nainip na hanggang ating gabi. Samantalang tayo po ay talagang maaga po nating hinaharap ang mga tao, meron po tayong regular na tinatawag na People's Day. Dati po, Monday lang ang People's Day sa Kapitolyo. Ngayon po, bumili ang Kapitolyo ng property po sa Kalamba, sa 2nd District, para po maging extension ng Kapitolyo, para mas marating po ng tao. So kayo po'y madaling lapitan? Opo. At hindi mahirap hanapin? Hindi po. O, kasi meron ho ang madaling lapitan, mahirap hanapin. Pero kayo naman, yung accessibility ng tao po sa inyo, ay naipapahayag opo, nila sa pagka po pumupunta sila sa aking opisina, pumunta ho sila ng umaga. Hindi po sila aabotin ng tanghalian at makakauwi sila. Nakausap na po ako, na-address na natin kung ano po yung kanilang concerns. Mga nilalakad, concerns. Mm-hmm. Kung pumunta man po sila ng tanghali, ay sigurado ho, bago mag-alas 4, ay nakausap na rin po nila ako ng personal at nakauwi na rin sila sa bahay nila. Then pagka po nga Huwebes, lumalabas po ako ng Kapitolyo, doon po ako pumupunta sa extension office sa Kalamba para po yung mga taga 1st and 2nd District na halos hindi makapunta ng Santa Cruz Kapitolyo dahil napakalayo, napupuntahan po ako at personal po ako nakakausap. Kahit po walang appointment, kahit ka naka-chinelas lang, kahit naka-short ka lang, kung makikita nga nyo yung People's Day ko, lahat ng tao, iba't ibang tao nandyan. May darating pangkarniwang mangingisda, o magtitinda sa palengke, biglang mamaya darating mayor. Mm. Biglang darating ay opisyal ng polis. Mm-hmm. So, wala ho tayong pinipili. Lahat binibigyan ng oras. Mm-hmm. Hindi ho tayo po pwede na kapag VIP ay nasa conference room, maghihintay ang mga tao ng matagal dyan sa labas. Lahat po yan, binibigyan ko po ng oras. Ano naman po pinakamalaking frustration ninyo as a governor? Actually, kung mapoprustrate po ako, mapoprustrate ako. Dahil siyempre, ang pangarap ko po talaga ay wala na akong marinig na reklamo ng taong bayan. Ang gusto natin, yung ating mga ginagawa ay talagang rektang maramdaman nila. Pero
Siyempre ho, kahit hindi ho tayo, kahit hindi na ho tayo matulog, hindi na ho tayo magpahinga, talagang hindi ho tayo mapiperfecto talaga. Ano ho ba pinakamalaking reklamo ngayon sa inyo? Sir? Yung pong health services po natin, napakalaking problema po niyan. Dahil meron po tayong 9 na provincial hospitals. Mm-hmm. Yung pong sinasabing problema nung aking pong pinalitan, ay yan po yung mga matatagal ng problema. Mm-hmm. At ang karamihan po diyan ay na-address ko na. Mm-hmm. Hindi pa nga lang po talaga perfecto. Mm-hmm. Tulad halimbawa po, yung pong hospital po ng Laguna, dati ang meron lang pong dialysis machine ay isang hospital lang. Mm-hmm. Doon lang po meron sa Santa Cruz. Nagpagawa po tayo, nagpalagay po tayo ng dialysis center doon po sa Kalamba, sa JP Hospital. Mm-hmm. Then dati po nung panahon niya, ang blood bank po sa Laguna ay nandyan lang sa Santa Cruz din. Nung panahon po natin, naglagay pa tayo ng another blood bank pa doon po sa 2nd District sa Kalamba para mas madaling puntahan. So marami na pong napadagdag. Baka yan naman yung sinasabi na nadagdagan nga ika-hospital, wala naman gamot. Baka nadagdagan kayo ng blood bank, wala naman dugo. Meron po, meron po. Then, noong time po niya, ay ang ICU po ay iisa lang. Noong time po natin, ay ginawa na po natin dalawa ang ICU. Naglagay pa po tayo ng iba pang mga ICU. So, ang dami na pong services. Pero na, malaki pa rin ang kakulangan. Kasi kagaya ko na sinasabi na marami daw na naka-ano lang, hindi, walang malugaran. Oho. Alam niyo po, dalawang bagay yan eh. Kapag hindi ka pinupuntahan ng tao, ibig sabihin, walang tiwala sa iyong serbisyo. Mm-hmm. Pag pinipilahan ka ng mga tao tagtitis, ibig sabihin, pwedeng nagtitiwala sa iyong serbisyo. Mm-hmm. So, kailangan lang i-augment pa dahil So, hindi ko sinasabi na napakagaling ko, na wala ng problema ngayon. Mm-hmm. Talagang ina-acknowledge ko po, napakalaki ng problema. Mm-hmm. Pero ina-address po natin at nababawasan po natin kung hinaharap para nung dati. Hinaharap ninyo yung problema. Okay, yes, meron tong meron tayong mga kasama na manggagaling sa Laguna para direkta kayo makausap sa pagbabalik po ng ating programa, ang Bawal ang Pikon! Thank you po. Sama pa rin po natin Laguna Governor Ramil Hernandez. At narito po ang ating mga panauhin naman mula sa Kanlubang, Laguna. Ayan, taga Laguna ito. Magandang umaga po sa inyo dyan. Si Nanay Mirna Avila. Nandito po si Governor Hernandez. Ano po may paglilingkod? Tuloy po kayo. Magandang umaga po, Kuya Daniel. Governor Ramil Hernandez. Base po sa karanasan ko, na-stroke po ang aking kapatid, dinala po namin sa JP District Hospital. Hindi po kami nasikaso ng doktor doon. 30 minutes po nakaupo ang aking kapatid. Ngayon po, ang sabi ng doktor, pa-CT scan ho namin. Ang tanong ko ho, saan ho ba may murang CT scan? Ang ano nila sa akin ay sa Batangas. Ang tanong ko sa kanila, meron ho ba tayong ambulansya para ho madala namin sa JP Rizal? Ang sabi ho nung doktor, wala daw ho available, pero meron ho siyang alam, kaya lang ho manggagaling sa Maynila at hinihingan ho kami ng 30,000. Eh mahirap lang ho kami, wala ho kaming ganung halagang pera. At tapos ho, humihingi ho ako ng referral, hindi po ako binigyan ng doktor. Ang tanong ko po, Governor, bakit ganun na po ang naging servisyo ng JP District Hospital dito sa atin? Nako, nay. Blood pressure muna, nay. Sana tumawag kayo sa UNTV, 911 UNTV. Libre ambulansya natin. Pero, Gov, yan. Nako, paki-payapa lang si inay. Baka atakihin. Ang mga problema pong iyan ay ina-address po natin. Naglagay na po ako ng help desk sa lahat po ng provincial hospital. Yung case po ni nanay, kapag may mga problema pong ganyan, pwede hong pumunta mismo doon sa help desk na nasa loob ng hospital para po i-assist sila. Sila po yung kapag ka po meron hindi umasikaso sa kanila, hindi sila pinansin ng doktor, hindi nasikaso ng mga nurses po natin, yung help desk, ire-record po nila yon. At rekta po nilang ire-report sa akin at ako po ang didisiplina.
pwede po natin silang tanggalin o pwede po natin silang suspindihin. Yung pong kay nanay ay kukuhanin ko po ang detalye at paiimbestigahan ko yan. Maling-mali po yan. Unang-una, bakit po walang ambulansya? Ay lahat po ng ospital natin may ambulansya. May Laguna Action Center po tayo, naka-standby po yung mga ambulansya doon. Baka lang driver. Kasi minsan sa ibang lugar, na-experience ko po yan, Gob, eh. Sa ibang lugar, di naman sa Laguna, no? Meron ho kasi minsan, merong ambulansya, walang driver. Minsan naman, may ambulansya, lang gasolina. May mga tipong iba-ibang mga problema. Minsan, andun yung ambulansya, di makita susi. Merong ganyan po na nangyayari. Baka merong mga instances. Ano, pero sa inyo, ando doon eh, available. 24 hours, siguro po talaga lang maaring kung talaga hong totoo, yung doktor ho talaga ang may problema dyan. Dapat humalaman natin kung sino talaga yung kanilang kausap. Yes, at gawin po nilang formal yung reklamo para maging formal din ang action ko. Kung kailangan tanggalin, tanggalin po. Kasi siyempre po, ang lahat ko po naririnig ay puro reklamo. Pero yung lahat po naman na naservisyo ng tama, hindi naman po yung pumupunta sa akin para sabihin na ayos po, ayos po. Siyempre, lahat po natin naman maririnig yung mga problema. Pero yung po mga natulungan, wala na po tayo naririnig doon. Ganun pa man, hindi ko sinasabi na baliwalain natin. Talagang galit po ako dyan. Yan po ang lagi, sa flag ceremony nga po namin eh. Agang-aga, talagang lagi kong sinasabi, nandyan ang mga doktor, ayusin nyo ang serbisyo sa ospital. Kapag may nagreklamo sa akin, gawin nilang formal at sinampahan kayo ng reklamo, tatanggalin ko kayo. Ayan, okay. Nay, ha? Pakikuha nyo yun. Sampahan ninyo ng formal na reklamo at padalan nyo kay Gob. At tignan natin kung paano maaksyonan yung inyong naging problema. Nang sa ganun, hindi na maulit. Opo, diba? Tigakalubang po sila. So, tigakalamba lang. Ang extension office ko ay doon po sa dating Hektan sa Kalamba. Tuwing Huwebes po ay nandun po ako, People's Day ko. Aantayin ko po si nanay, dalhin niyo po reklamo ninyo. Ayan. Okay, at malaman ho natin kung talagang madaling lapitan, madaling hanapin. Oo, kasi kayo ho ang taga riyan eh. Siyempre, para alam na, alam din nila, kagaya nun, para malaman natin kung paano ho pag-aksyon. Sige. At susubaybayan din ho natin yan. Sa Kabuyaw, Laguna naman po tayo, si Ginoong Roger Rebojo. Magandang umaga po sa inyo. Tuloy kayo, nandito po si Governor Ramil Hernandez. Ano naman ang sa atin? Good morning po, Kuya. Good morning po, Gov. Ramil. Ano po ginawa o ginagawa ninyo laban sa droga? Marami na ho ba kayong napapatay? Opo. Nabanggit ko na po kanina na tayo po ay awardee ng Anti-Drug Abuse Council po. Mm-hmm. Then, dati po doon sa Seal of Good Local Governance, peace and order lang po yung isang aspect. Okay. Ngayon po, idinagdag po ni Pangulong Duterte yung campaign laban sa droga. Okay. At doon po sa campaign laban sa droga, may assessment din po sila ginagawa sa Laguna. At very satisfactory po tayo, excellent po tayo sa ginagawa po nating performance. Marami ho bang dati dyan na mga nag-a-addict din sa... Marami po tayong mga napahuli, marami po tayong naipasok sa rehab. So, meron po ba kayong rehabilitation? Meron po. Nasa Laguna po. Actually, nung tayo po ay talagang nag-massive po tayo sa ating pong galaw para campaign po sa campaign pong yan, nadoble po yung naipasok natin sa rehab. At maayos naman ho rehabilitation. Maayos po, maayos po. Ilan po kayang i-accommodate dun sa rehabilitation? Kahit ho mga 500 hanggang 1,000 kaya po natin. Ngayon po ba may mga nire-rehab doon? Gaano karami? Marami po. Marami po. At tayo nga po ay malaking tulong po para po sa mga taong gustong magbagong buhay. Paano po yung reintegration nila? Meron po ba kayong mga parang assistance sa livelihood, ganun, pagka yung reintegrate after po ng rehabilitation? After po yun, tinutulungan po natin sila na makahanap po ng trabaho. Opo. Then, yung pong gastos. Pag may rehabilitation center po kayo, para din po kayo nagpapatakbo ng ospital. Ganun po kalaki ang gastos. Ay, libre ho ba yun? Opo, libre po. So yung rehab, wala pong bayad? Wala po kasi provincial government po ang gumagastos doon. Kaya bukod po doon sa 9 na provincial hospitals po natin, meron pa po tayong isang rehabilitation center na ginagastosan din ng probinsya. Nabawasan na ho ba ngayon ng mga problema sa drug sa... Nabawasan po, pero meron pa rin po. Meron pa rin. Meron pa rin po. Ibig sabihin, gaano kalaking percentage po ang naibawas natin sa drug problem natin? Sa tingin ko po, nasa mga
Mga 40% na po. 40%. Ano po ngayon ang ginagawa niyong patuluyan para mas madagdagan yung porsyento ng nawawala sa problema sa drugs? Tuloy-tuloy po yung ating kampanya sa bawat barangay, sa bawat bayan. And sinusuportahan po natin yung mga kani-kaniya pong ginagawang programa ng bawat munisipyo at mga syudad. Kasi probinsya po tayo. Siyempre, ako po ang overall supervisor ng Lalawigan. Then yung pong mga munisipyo, yung pong mga syudad, mga barangay na mayroon pong mga programa laban po sa droga, tinutulungan po natin. So far po ba, may mga, ilan po ba napatay doon sa inyo sa problema sa drugs? Pasensya na po kaya wala po akong exact figure po. Pero meron na din mga gano'n mga instances. Sa mga pulis po, meron na din meron na din namatay din doon sa campaign po ninyo against drugs. Pero na, ang atin hong peace and order doon, okay naman po ba? Okay naman po in general. Walang masyadong mga... Pasensya na po kayo ha kasi napanood ko po yung interview doon sa aking sa Katunggaliga po ano. Ang sinasabi niya worse daw po ang peace and order ngayon sa Laguna. Eh kawawa naman ho Laguna, baka hindi puntahan na ng mga turista dahil sa sinabi niya. Eh lalo hong mawawalan ng kabuhayan ng mga taga Laguna. Eh hindi ho ba totoo? Mahirap yung makapanira ka lang eh kahit masakripisyo yung maraming tao. Hindi ho totoo 'yon. Okay. Tayo po ay mas mababa po tayo crime rate. Sa crime rate po compare po sa national crime rate. Yung pong crime rate ng probinsya ay mas mababa po talaga. And nung nakaraan pong 2017, 2018, naging best provincial police office po ang Laguna dahil po sa magandang pag-maintain po ng peace and order. Then, sinabi ko na nga po, holy famer po tayo sa Seal of Good Local Governance. Kasama po sa area po dyan ay yung pong peace and order na napakataas din po ng ating marka o ating grado. Gaano karami ho ba ang deployment sa inyo ng police, Gov? Nagpadagdag po tayo eh. Nagpadagdag po tayo dahil lumalaki po ng lumalaki po ang population, po. Ano? So definitely po mas marami po kaysa dati. So yun hong inyong visibility ng mga pulis okay naman na yung mga nagroronda, yung mga tumitingin pagka may mga iba't ibang mga lugar na may mga tourists. Visible na visible po ang ating mga kapulisan ano po sa lalawigan po ng Laguna. Lahat po ng mga major streets, yung mga crossings, lahat po 'yan 24 hours ano po, ba, po yan. Ano po ba pinaka ngayon binibigyan nyo ng diin sa promotion dyan sa Laguna na talagang eto, punta kayo dito sa amin. Ano po bang ano yung aspects ng tourism? Sa tourism po, ano? Masaya sa Laguna. Yan po sinasabi namin, masaya sa Laguna. Ibig sabihin, buong pamilya pwedeng pumunta sa Laguna. Kasi po, pagka sa isang pamilya, siyempre may bata, may matanda. Kapag medyo bata ka, ang dami pong pasyalan. Ano po, mga modern na pasyalan din dyan. Kapag medyo matanda ka na, maraming hot spring, kung meron kang rayuma. Ano po. So all around po, lahat po ng edad o klase ng tao, pag pumunta sa Laguna, may mapupuntahan talaga. Oo, kasi naalala ko yung kanta nung araw eh. Laguna, nang ito, yung marating ko. Di ba, ngayon gano'n. Ewan ko kung kinakanta pa ngayon yun. Pero ang hangin ho, okay pa. Wala pang mga matitindi pollution. Maganda ho ang maganda ambience. Maganda ambiance. Lalo sa 3rd and 4th district. Kasi ito pong 1st district, malapit na po sa Manila eh. Talagang marami na po talaga dyan sasakyan at marami ng establishments po. Yung mga ano ho nyo, area nyo ng mga hot spring, maganda pa ba bukal o naubos ng tubig? Maganda po. Sa amin po, kahit po mga tatlong tubo o apat na tubo lang, tubig na. Hot spring na. Okay. Ganun ho kadali. Kasi dyan nga yung mga hot spring yun, sa Laguna. Sa San Pablo, Laguna tayo. Nandun ho si Kagawad Rolando Bait. Ayan, Bait ho kayo napatawag. ano ho ang atin? Nandito po si Governor. Tuloy po kayo, Kagawad. Galingan nyo, Kagawad. Good morning po, Kuya. Good morning po, kagalang-galang na Gobernador Ramil Hernandez. Good morning. Ako po si Rolando Bait Jr., kagawad ng Barangay 6E dito po sa lungsod ng San Pablo. Meron lang po akong katanungan para sa inyo. Kung sakaling mananalo po kayo, ano po kayang bagong programa ang pwede ninyong magawa para sa probinsya? Salamat po. Mabuhay po kayo.
May hinahanap si Kagawad para hindi makita. Anong bagong programa daw, Governor? Oh. Actually, wala na ho tayong dapat pag-isipan pang maraming mga bagong programa. Kompletong-kompleto na po yung 8-point program po natin. Ang kailangan po natin ay dagdag na pondo, dagdag na oras, at dagdag talagang puso para po sa trabaho. Mm. So, yun po yung mapapangako po natin. At hindi lang po pangako dahil kita nyo naman talaga na ginagawa. Napakadali pong ikumpara. Naumpisa na kasi parang itutuloy nyo na lang. Itutuloy na lang po. So, yung 8, meron kayong ano eh, parang 8-point agenda po. Eh, ano, program na. Yun po yung itutuloy pa din. Ano-ano ano ba yun, Gov? Can you run it down quickly, yung 8-point program po ninyo? Ang unang-una po dyan, yung Pangkalusugan po natin. Okay. Yung ating pangkabuhayan, yung ating peace and order. Nandyan din po yung pong pangangalaga ng kalikasan. Mm-hmm. Nandyan din po yung ating edukasyon. Mm-hmm. Nandyan din po yung pagkasaayos po ng ating pamamahala. Mm-hmm. Then nandun din po yung ating pasensya na ho kayo at medyo nalilito na ho ako kung ano. Basta yung palopag na sa TV. basta yun, hindi kasi kayo lagi nagpapa-interview eh. Dapat pag may bagyo, papa-interview kayo palagi. Tandaan nyo si Gob, ha? Dapat pag may bagyo, interview natin lagi. Para hindi ka nasasabihan, Gob, natulog ka ng tulog. basta ito, 8-point agenda po ito na gusto nyo ipagpatuloy. Kapag pasensabi nyo, wala naman tayo ng dapat na idagdag pa sa programa dahil andyan na yung programa, itutuloy na lang. Apo. At kailangan mapondohan lalo na sa implementation para mas maging mabilis dahil yung health program nyo, yun ang isa sa apparently maraming lagging pa. Kaya sinasabi ninyo, kailangan pang magdagdag ng maraming mga ano sa ospital, ano? Augmentation. Yan. Okay, Kagawad. Boboto niyo ba Kagawad si ano, Governor? Kagawad. Nung nakaraan ba binoto mo ba si Gob o hindi? Wala. Nawala ang boses ni Kagawad eh. Binoto daw. Siyempre, kaharap mo eh. Sabihin mo. Biro lang. Ayan. Ako, Kagawad. Binoto mo ba o hindi? Ay, pinoto ko po yan kahit hindi niya po nakikita. Magalang-galang na gobernur. Ano ba ang matanong ko lang Kagawad, ano ba ang pinakamatinding reklamo mo na gusto mong maiparating kay gobernur na gusto mong mangyari sa Laguna na hindi pa nangyayari? Ay, magandang katanungan po yan, kuya. Unang-una po ay para po muna dito sa akin lugar. Dito po sa hospital, medyo yung service po ay medyo kulang pa. Kasi medyo marami po nagre-reklamo eh. Dito po sa malaking hospital, City Hospital. Ilan po. Okay. Po. Isang tanong pa, Kagawad. Total, Kagawad ka. Hindi naman para ikaw matanggal. masaya ka ba sa panunungkulan ni Governor Hernandez o hindi? Yung totoo. Okay naman po yung performance niya. Marami naman po siyang mga projects, mga activities na ginagawa dito sa lalawigan ng Laguna. Lalo at marami po rin po siyang natutulungan na mga tao. Lalo na po dito rin po sa lungsod ng San Pablo. Okay naman po. Parang okay naman. Ano? Okay pa bang magpatuloy si Governor sa Ramil Hernandez para sa inyo diyan sa lugar ninyo, Kagawad? Okay na. Lugar ninyo, Kagawad. Okay naman po, wala naman pong problema sa kanyang panunungkulan eh. Wala naman pong kaming nasasabi sa kanya. Okay. Ito okay na lang, po. Tatanungin lang kita ng huling tanong, Kagawad. Sino mas gwapo? Si ER Ejercito o si Governor Ramil Hernandez? Yung totoo, huwag ka magsisinungaling. Ako po. Okay.
Joke lang po. Siyempre, kamukha ko po si Governor. Pareho po kami ng artistahin. Ayos, Kagawad. Oh, bukas wala ka na dyan. Salamat po. Salamat, Des. Salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Salamat. Oh, at least pinapasaya lang natin si Kagawad. Kahawig daw siya ni Governor. Di naman masamang mangarap eh. Okay. Sa Pakil, Laguna naman tayo. Salamat po sa inyo dyan. At kumusta po kayong lahat? Sa Pakil, Laguna naman tayo. Si Eddie Adarlo. Sige po, dyan sa Pakil, Laguna. Mang Eddie. Eddie kayo na po. Good morning po, Kuya. Naku, nawala. Nawalang audio. Palagay ko, kailangan improve talaga signal. Signal sa inyo. Tama naman pala, Gob, eh. May katwira naman pala. Tinawagan nyo, Chappie. Oh. Talaga, nag-chappie pala doon sa inyo sa Laguna. Palagay ko, nandyan siya noon sa Pakil. No? Doon tinawagan nyo. Oh. Okay, tuloy po na kayo. Tatay Eddie, tuloy po kayo. At subukan natin, baka hindi na Chappie. Paano nyo po matutulungan na muling may balik ang dating magagandang pambumunga ng punong kahoy tulad ng Lansones, Santol at iba pang mga punong kahoy din sa Pakil? Oo, masarap ang ano dun eh. Matamis, di ba? Ano po ba ang nangyayari dun, Gob? Humina ba po yung ano natin? Maaring may experience po si Kuya na humina yung kanyang harvest. Pambunga. Pero pwede po silang magpatulong sa Department of Agriculture natin sa provincial office. Maaring meron silang hindi nalalaman na problema sa mga insekto, kung ano paman. So, may assistance po dun sa mga programs ninyo to assist yung mga nananim. Opo. Kasi ngayon po, marami na pong lumalabas sa sakit, hindi lang po sa tao, maging sa mga halaman. So maari yung po ang nakaka-apekto. Humingi ko sila ng ano ng tulong sa ating pong opisina ng DA para po matulungan po sila. Ayan, meron namang assistant from the Department of Agriculture diyan sa inyo sa Laguna. Tay, ha? At kung meron kayong gusto iparating kay Governor, parating ninyo dahil madaling hanapin, madaling lapitan. Ganyan. Sa Santa Rosa. Tay, salamat po. Ha? Salamat sa inyo dyan. Santa Rosa, Laguna tayo. Si Eduardo Villame. Magandang umaga po sa inyo. Andito po si Governor. Ano pong sa atin? Good morning po, Kuya. Good morning po, Kuya, at kay Governor Ramil Hernandez. Ano po ang solusyon ninyo sa problema sa mga badyaw dito sa mga bayan ng Laguna na nanlilimos sa mga jeep na pagka hindi nabigyan, galit pa at minsan ay nandudura pa. May mga pagkakataon pa nang hahablot ng mga gamit ng mga pasahero. Yun lang po. Salamat po. May ganun daw doon. May mga na-report na po sa atin ganyan. Okay. And ang DSW po natin ay talagang inutusan po natin na ayusin. Ang karamihan po dyan, malaki na po nangagastos natin kasi kumukuha tayo ng sasakyan tapos iniahatid po natin sa kanilang mga lugar. Pero bumabalik pa rin po eh. Hindi naman po tama na ikulong muna ikulong dahil hindi naman po kasalanan ng tao na maging mahirap at manglimos. Ano po? Ibig sabihin, maraming nakukuha sa inyo kaya bumabalik-balik doon sa inyo sa lugar ninyo. Maaari kung marami nagbibigay, kaya bumabalik. Pero wala po ba kayong program sa kanila to at least mabigyan sila ng mga magandang lugar o pagkakataon, opportunities doon kasi sa Laguna? Kasi po yung mga programs po natin sa Laguna, unang-una pong requirement yan, siyempre dapat po residente po kayo ng Laguna. Eh, hindi naman po sila permanente na sa Laguna, hindi po sa residente ng Laguna. Mga ganun-ganun lang po, din. Eh. Pagka kung saan nalilipat. At least yung ina-activate nyo ho ba yung
trabaho ng DSWD dyan. Opo, sa lugar. Masisipag naman po yung ating mga tiga DSWD. Oh, yeah. Kung meron po kayong mga ganong instansya, eh, siguro mas maganda pa makakatulong din kayo na maire-report ninyo kaagad. May paalam sa kinauukulan ano, para mabigyan ng action. Eh, maraming salamat po sa inyo dyan at sa lahat ng mga taga Laguna na nanood sa atin ngayon. Sa ating Facebook reaction, eto, may nag 201 nag-like, may 79 na nag-love, may 15 na natawa, may 6 na nag-wow, wala naman na lungkot, pero may 4 na nagalit. Palagay ko... At least marami po ano to, kaysa nagalit. Ano? Siguro yung CER ni Nisa. At saka yung tatlong kasama niya nung nakarating. Ay, may tatlong. Meron din tatlong kasama. Ang ibig ko namin ay mabigyan ng pagkakataon ng lahat para maipahayag yung kanilang mga damdamin. Kung merong nagsasabi ng ganito, masabi naman nila kung ano yung kanilang side. Dahil sa atin ho ay gusto nating magkaroon kayo ng idea at bahala na kayong humatol kung ano ang nakikita nyo. Totoo ba sinasabi nila dahil kayo nandyan sa Laguna o hindi ba totoo yung sinasabi nila? At para ho, pagdating ng eleksyon, kayo na ho ang magpapasya kung sino ba ang inyong lalagyan ng marka sa inyong mga balota. Maraming salamat po sa inyong pagantabay. Meron kami dito, Gov, na pang-millennial eh. Yung aming complete me, kung tawagin. Pakibasa lamang po at pakikumpleto, Gov. Kapag ako ay nanalong gobernador ng Laguna sa 2019 midterm elections, ipinapangako ko na ipagpapatuloy ko pa ang serbisyong tama at bababa akong gobernador sa Laguna na wala nang utang ang Laguna kahit 5. Okay. Pagka bumaba kayo na may utang ang Laguna, may Gob. Huwag na ho nila ako iboto kung tumakbo man akong kagawad o kapitan. Ano, iba pa. Ano? Oo, kasi ko, sinungaling po ako pag gaganon. Oo nga. Oo. ano naman ho mensahe nyo kay ER Ejercito? Good luck. Mas mataas daw ang rating niya ngayon sa survey kaysa sa inyo eh. Na, do you agree? Hindi pa. Hindi pa. Kasi very basic lang po. Last election po nanalo ako, then 3 taon akong umupo. Kasi yung 3 taon, marami tayong nagawa, marami natulungan. 3 taon siyang bakante. So, anong nadagdag sa kanya? Anong nadagdag sa akin? Wala naman po tayong lumabas o yun po, baka naman ibalik ulit sa akin. Wala naman po tayong kaso na makakasira po sa atin. Malinis po ang record natin. Napakaraming taon na po ang lumipas na kinanunukulan. Ni isang kaso ng corruption, wala po tayo. So wala ho akong nakikita na po pwedeng makabawas pa doon sa nakuha kong boto noong nakaraang eleksyon. Yung pong makakadagdag, marami po akong nakita dahil marami po tayong nadagdag na natulungan. Siguraduhin nyo lang kung hindi kayo mag-overspend, ha? Hindi po. Maraming salamat, Gov. Salamat po kay Daniel. Salamat. O yan, ha? 2019 Re-electionist Laguna Governor Ramil Hernandez. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon! Best Trade with Daniel Rezon! Salamat po.